Pinansyahan ng DOTC at LTFRB ang point-to-point bus system na naglalayang mabigyan ng karagdagan at alternatibong sasakyan ang mga pasahero na kadalasang bumabagtas sa kahabaan ng EDSA. Layunin din ng point-to-point bus system na makabawas o maibsan ang malalang sitwasyon ng trapiko sa EDSA at magkaroon ng alternatibong pamamaraan ng paglalakbay ang mga pasahero ng bus, MRT, at maging ang mga gumagamit ng pampribadong sasakyan at makabawas sa bilang nito. 55 pesos ang pamasahe mula SM North hanggang Dorieta sa Makati. Mas mahal ng bahagya sa ordinaryong bus at MRT, ngunit hindi ito ininda ng mga mananakay dahil mas mabilis daw at komportable ito kumpara sa oras na kanilang gugugulin sa mahabang pagpila sa MRT. Kapuna-puna ang komportableng upuan, malinis at maayos na bus, seatbelt sa kada upuan, mesa na maaaring patungan ng pagkain at inumin. Wala ding handrails sa mga naturang bus dahil ayon sa pamunuan ng point-to-point bus system, seating capacity lamang ang maaaring isakay kada bus at bawal ang siksikan o nakatayo sa loob. Kada 15 minuto may bus na bumabiyahe at dumarating upang maghatid at magsundo ng mga pasahero. Sumakay kami sa Tlaynoma Bus Terminal araw ng Biyernes, alas 4 ng hapon, nagsimula na ang pagbigat ng daloy ng trapiko. Sa una ay maayos ang naging takbo ng aming sinasakyang bus. Ngunit nakaranas kami ng bahagyang pagbaga sa parteng Cubao, Quezon City, mga dakong alas 4:15 ng hapon. Sa gitna ng aming pagbaybay sa kahabaan ng EDSA, positibo ang naging komento ng isa sa mga pasahero, si Emmanuel Gutierrez, na kadalasang bus ang sinasakyan. Kung sumakay po kayo dito, ano po ang first impression sa alas 4:30 ng hapon, binabaybay na namin ang Ortigas at sakto alas 5:15 ng hapon, narating na namin ang pinakadulong biyahe nito, ang Glorieta sa lungsod ng Makati. Sa kabuuan, tumagal ng 1 oras at 15 minutos ang aming paglalakbay. Kapansin-pansin din ang mahabang linya ng pasahero na nagnanais sumakay sa point-to-point bus service mula namang Glorieta pabalik ng SM Mandaluyong at SM North EDSA. Andre Carada, nag-uulat para sa Bayang Matuwid, Makati City.